mga kaplantitas, mga kaugniras, sa videong ito ay papakita ko po sa inyo kung paano ko padadamihin itong aking poinsettia. Ito din po ang parehong poinsettia na ginamit ko sa aking vlog last December entitled My First Poinsettia. Bale, regalo po ito sa akin ng aking anak last December at ito po ay galing pa sa Tagaytay. Last month po, sinubukan ko siyang i-propagate through cuttings pero hindi po nagtagumpay. Oh, how sad naman! So this time guys, ipopropagate ko siya through marcotting. So una, ipapaliwanag ko muna sa inyo ano nga ba ang marcotting. Ang marcotting po ay kilala rin sa tawag na air layering, kung saan pinapaugat natin ang halaman habang siya ay nakakabit pa sa kanyang parent plant. And then, hahanap tayo ng medyo matured ng sanga at yun ang ating imamarkot. Okay, so itong sanga na to medyo matured na. So, yun ang aking unang ipopropagate. So, ang una kong gagawin, babalatan ko yung sanga. Yan, mga ganyan ng distansya niya. Iis-isin ko yung balat. Kailangang ma-expose yung inner woody tissue. Okay, so tanggalin natin mabuti yung balat. Yung bark. So alam nyo ba na ang marcotting daw, iyan daw ang pinakapopular na paraan ng pag-propagate at may pinakamataas na success rate. Kaya naisipan ko siyang gawin dito sa aking poinsettia habang hindi siya in season. Hopefully maging successful itong aking gagawin para naman by December makakapamigay na rin ako ng poinsettia. Kasi sabi nga, plants are gifts that keeps on giving. Then paghahaluin ko itong cocopeat at saka yung loam soil at saka kung ipambabalot dito sa sinugatang bahagi ng halaman. So ilalagay ko na ngayon sa plastic yung pinaghalong cocopeat at loam soil. So ang ginagamit ko po ngayon plastic ay yung sandwich bag. Wala kasi akong ibang makitang plastic dito sa amin. Sa tingin ko naman ay okay siya kasi masoserve naman niya yung purpose. Okay, so ibabalot ko na siya dito sa sinugatan kong part ng sanga. Medyo mahirap pala ha. Medyo mahirap pala siyang ibalot. So try natin kung paano siya maisasalpak ng mabuti. Kailangan nakapaikot yung lupa. Yan. Okay. So, konting siksik. And then, babaluti natin. Tsaka, tatalian natin siya magkabilang dulo. Ang ginagamit ko pong pantali ay yarn. Matibay din siya at hindi basta-basta na mapuputol. As of now guys, wala pa akong idea kung gaano ba katagal bago ito magkaroon ng ugat. Ia-update ko po kayo kung magkaroon na ng ugat or maging successful itong ginagawa kong pagmamarkot. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-subscribe naman at pahit na rin ang notif bell para updated ka sa aking mga videos. Doon naman sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel, please stay connected po para sa isang pangmatagalang pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng YouTube. Okay, so matatapos ko lang talian itong una kong prenopagate or minarkot. And then, nahanap ako ng isa pang sanga para i-markot din para maging dalawa ang aking experiment. Okay, so
Hanap tayo. Okay, oh, ito. Matured na rin siya. So, ito yung pangalawa kong imamarkot. I will do the same process, guys. So, kung sa tingin nyo po ay nakatulong sa inyo ang video na to, pa-like naman at pa-share na din para sa iba pa nating mga kaplantitas. Kung meron po kayong idea kung paano ma-propagate or mapadami ang poinsettia sa mas effective na paraan, please let me know. Pa-comment down lang po. Kasi willing po talaga akong padamihin itong punong to ng poinsettia. Sa next vlog ko po, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinadami ang aking mga dendrobium orchids. Yun po ay effective at subok ko ng paraan ng pagpapadami ng mga dendrobium orchids. So mga kaugniras, maraming salamat sa panonood ninyo sa aking video at sa pagtangkilik nyo sa aking munting channel. Kita-kits po tayo uli next Sunday sa aking panibagong video. Thanks for watching, guys. And please pray for this marketing experiment na sana maging effective siya. Thank you, guys. And see you in my next vlogs. Dalawang aking ilagyan ng lupa. Let's see, guys, kung ilang weeks bago siya magkaroon ng ugat.